araw, Pangasinan. Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Sa tatlong araw na pagbisita sa Pangasinan, pagpapalitan ng kaalaman umano ang pagtutuunan ng pansin ng US Navy Pacific Partnership Team. Focus on, you know, the transfer of knowledge, on the exchange of knowledge, because that is far longer lasting than any piece of equipment that can be given from one person to another. Equipment we have, the experts we bring, the greatest contribution can be to Pakistan. And in other areas where there has been less existing medical facilities, we've gone out into the communities and provided direct care. Because you have experts here and you have great medical facilities, there is less need for that. Pangunahin nilang tututukan ang mga sakit gaya ng tuberculosis, rabies at leptospirosis. We certainly are focusing on things like tuberculosis. If you have a disaster and you have a high incidence of tuberculosis and then people all of a sudden are living in close quarters, those rates are going to get a lot worse because people are, you know, are within close proximity to each other and able to infect each other. Rabies is another thing. Mahigit 69 na milyong piso. Ito umano ang pinakamataas na antas ng paglago sa kasaysayan ng ekonomiya ng Dagupan City. Yan ang naging panimula ni Mayor Belen Fernandez sa kanyang huling State of the City Address o SOCA. Aniya, bunga umano ito ng mabuting pamamahala at matatag na ekonomiya na siyang nagbigay daan sa pinaigting na serbisyo sa iba't ibang sektor. Mula may hanggang December 2013, agarad natin pinigil ang paglogo ng deficit at naituwid na natin ang ating mga gastusin. Samantala, naging emosyonal naman ang alkalde nang banggitin na nito ang mahigit sa 500 scholars ng LGU Dagupan. Ang sabi ko sa kanila, wala akong hinihingi sa inyo, kundi isa lang. Siguraduhin yung tulungan na ingangan sa buhay ang inyong pamilya. Siguraduhin nyo na napatapusin din ng pag-aaral ang inyong mga kapatid. Sa isang talakayan sa sangguniang panlalawigan, ipinaliwanag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang dahilan ng pagkakaantala ng pagbubukas sa kanilang satellite office sa Calasiao, Pangasinan. I think there's something wrong with the supplementary budget. Hindi pala kami nakasama. Actually, there's two. RCO, Regional Consular Office of Tumaguete, and the Regional Office in Calasiao. Dagdag ni Gapus, nakadepende ang pagbili ng mga kakailanganin nilang kagamitan sa Department of Budget and Management o DBM. Alam naman po natin sa gobyerno that the Department of Budget and Management, this is the one buying all the equipment. So lahat po from the mga cables natin for the computer and the camera and for using all the biometrics, doon po kami nagkaroon ng problema. Bagamat katatanggap lamang umano ang kanilang supplementary budget, inaasahan na ang tuluyan nilang pagbubukas sa agarang panahon. Puspusan na rin ang isinasagawang pagtutulungan ng kanilang ahensya at ng Robinson's Mall sa pag-aayos ng kanilang opisina. Robinson's Place in Calasiao, together with the contractors, are also pushing hard to make the system go na po. Para when the DFA comes, i-install na lang po and then initially you will have less. Samantala, kasalukuyang pinag-aaralan ng pamahalaang panlalawigan kung paano maihahanda ang Pangasinan sa anumang matinding sakuna. Sa proposed Provincial Resolution number 1490-2015, sinusuri ng Provincial Board ang mga terms and conditions sa papasuking insurance kung sakali mang masalanta ng bagyo o lindol ang lalawigan. Initiative of the Department of Finance, technically assisted by the World Bank and implemented by the GSIS to cover you for emergency losses pag po mayroong disaster na nag-hit sa probinsya. Sa Joint Catastrophe Risk Insurance Pilot Program, magkakaroon ng 250 milyon na pondo ang lalawigan para sa mga rehabilitasyon at rekonstruksyon. Pwede po kayo kasi kumuha ng combination of earthquake para pag nagdumating po ang kalamidad na typhoon, meron po kayong cover for insurance. Initially po, itinan namin ang 20 million Philippine peso para makaumpisa tayo ng pilot project. Sa kabila nito, magbabayad ang lalawigan ng annual premium na 20 million. If a disaster happens, doon pa lang after
that's the scramble, how to finance the disaster. So now what they're trying to do, what they are trying to do is in order to improve resilience, they have to really put ex ante some mechanisms that once may mangyayari, alam nila kung saan tuloy yung pera. Patay ang isang 15-anyos na back rider sa isang motorsiklo sa bayan ng Calasiao matapos magulungan ng isang truck. Kinilala ang biktima bilang si Jeremy Marquez, residente ng Nalsian, Bacayao ng naturang bayan. Ayon sa investigasyon, nag-overtake ang motorsiklong sinasakyan ni Marquez subalit sumabit ito sa nakaparadang sasakyan sa kabilang kalsada. Tumilapon si Marquez at nagulungan ang 4 na gulong ng truck na minamaneho ni Robin Oliver na dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Umapila po ako dun sa driver na nakasugasi dun po sa anak ko na humingi ng tulong para ma-living at maayos yung yung anak ko. Samantala sa bayan pa rin ng Calasiao, isang 17-anyos na dalagita ang nagbigti dahil sa umano'y pagtutol ng kanyang kuya sa relasyon nito sa kanyang kasintahan. Gamit ang nylon cord, nagbigti sa loob ng kanyang kwarto si Mary Joy de los Santos, residente ng Doyong, Calasiao. Bago ang insidente, masayang nakikipagsayaw si Joy sa kanyang kasintahan, ngunit bigla itong kinwelyuhan at pinaalis ng kanyang kuya. Nag-iisang babae umano ang biktima sa 6 na magkakapatid, kaya ganon na lamang ang paghihigpit sa kanya. Labis namang pinagsisisihan ng kanyang kuya ang nangyari sa kapatid. Nilahukan ng mahigit 80 manlalaro mula sa iba't ibang lalawigan ang Ricardo Dick Yuson Cup Open Chess Tournament kamakailan sa Lingayen. Gusto ko ang sports na chess kasi natcha-challenge yung utak ko. Ang chessboard parang difficulty lang ng mga buhay yan. Kailangan mong protektahan ng isang tao, kailangan mo ring lumaban ng lumaban. Nakaugalian na umano sa Pangasinan ang pagsasagawa ng mga chess tournament bawat taon. Ito'y kaugnay sa patuloy na pagkilala sa larangan ng chess sa lalawigan, dahilan upang ito'y ituring bilang chess capital ng Pilipinas. Halos yearly ang naiproduce namin na tournament dito, hindi bababa sa 10 tournament. That's the reason why na dito nanggagaling mga top chess caliber natin na nagmumula sa mga grassroots. Lubos namang pinasalamatan ni Garcia ang gobernador sa hangaring makatuklas pa ng bagong talento sa chess. Binibigyang suporta ng ating pinakamamahal na gobernador na walang iba kundi si Governor Amado T. Espino Jr. Actually, itong September, October, November, December, may mangyayari naman na Pangasinan Chess Festival na taon-taon ini-sponsoran ni Governor Espino. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.